today, ipapakita ko sa inyo yung mga items na nagamit ko na at ginagamit ko pa rin hanggang ngayon, pati yung mga hindi ko na ginagamit and the reason behind it. So if you guys wanna know what are those items, please keep on watching. First na ipapakita ko are yung mga ginagamit ko pa rin hanggang ngayon, and these are my favorites. So first on my list is this. Every day kailangan ko ng curl lash kasi wala, naka feeling ko lang mas gising ako tingnan, and feeling ko wala, buhay ako pag meron akong pag na-curl ko yung lashes ko. And ang maganda dito, magkano ko lang ba ito nabili? 10 pesos? Yes, 10 pesos. And naglalast na siya all day. Hindi ko na kailangan maglagay ng mascara. Pang-araw-araw lang naman. And it's not that I'm not into makeup. Hindi lang kasi talaga ako marunong or magaling. Ganon. So, the simpler, the better. Next item is itong Beauty Fix peel-off mask. Yan. It's oil control and detoxify. Pero ginagamit ko talaga siya sa ano lang, sa nose lang kasi i-explain ko sa inyo later. Let's proceed to the next item. Third on my list is the IY BB Holic. The beige to ang skin tone talaga na na-try ko. Kasi tinry ko para yung beige and light. And light talaga yung ano na auntie? Yung sa skin tone ko. So, there. Let's proceed to the next item. So that's three. The fourth one is ta-da! The safest way para ma-control yung oil ko is, oh, alam niyo na po, consistent powder yung white. This is the safest one. As in, hindi pa din wala ko nito. Every single day. And that's four. Fifth item is this flashlight. Kailangan natin to. I love outdoor. Ma-swimming man yan. Ma-hiking man yan. And kailangan natin to pang emergency. Ito at saka may isa pang flashlight na favorite ko din. Nung bumagsak nga siya, sobrang lungkot ko kasi akala ko katapusan niya na. Sobrang useful lang kasi niya sa akin. And in fact, yun yung ilaw na ginagamit ko. Nitong nag-film ako, nitong last two videos yata. So, papakita ko na lang yung picture niya dito. Dito sa part na to. So, yan. Yun yung favorite ko na top 5. Kasi yung dalawang flashlight na isang list na lang siya. And the sixth item is this. Sino ba may ayaw ng massage? Wala, ang classic lang ng scent niya. It's Pau. Pau Massage Classic. Sa ano yata, sa Pure Gold. Meron ito sa Pure Gold ko siya nabili. So, yun. Next item is this Blush On from Nichido True Colors Collection. This one's a powder blush. In the shade Tomato. Wala, ang chill lang niya. Tapos, pigmented. So, sulit.
Actually, bago lang to. Natuwa lang ako sa kanya. Kaya, sinama ko na siya sa favorite ko ng 2017. Next on my list is this. Kasabay ko siyang binili nung Nishido. This is a gel tint ng Intuit. I'm in the shade, oh, what's this? GT04 Melon. GT04 Melon. So, yun. Bestseller daw nila to. So, ito na kinuha ko. And I'm wearing it right now. So, I don't need to wear lipstick every time. It's easier. And, ito. Body Shop. The Body Shop Lotion. Ano siya? Body Moisturizer. Nakalagay sa likod. Basahin ko na. Tanggalin nga natin ito. Ayun na pala yun. Yun na pala siya. Ang bango niya, guys. Sobra. Kasi nakakatawa. It says here that it's 24-hour intense moisture for dry skin with plum extract from Turkey. O, diba? Kung ano man yun. Kung ano man yun. Sorry, yun na yun. Gets yun na yun. Ang bango niya lang kasi yung pagkatapos mo mag-shower, apply mo siya bago ka matulog sa katawan mo. Hindi kasi siya malagkit. Well, sa first application, parang, oh, sige, go. Pero, pag na-absorb na siya ng skin mo, masarap. Tapos, matutulog kang mabango, gigising kang mabango. I love it. Nakuha ko siya dun sa Christmas party ng sa work ko. And, hindi ako nagsisi na ito yung nakuha ko. I love it. And, last but not least, this is my top most favorite. And, kaya ako siya naging favorite kasi effective siya sa akin. It works. Mas sabi ko na sa wakas, nahanap ko na yung para sa face. Makasumpa ako dyan. Paisa-isang nawawala. And I am talking about the authentic one, ha? So, this one's Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel. This one's my top most favorite, and this made my 2017 better. This helps my 2017 better. Kasi nakakababa ng self-esteem. Ang sobrang dami mong pimple marks and paglalabasan ng malalaking acne. Ang sabay-sabay. As in. Yung tipong pag nakakasalubong ka, nakakilala mo, sabihin sa'yo, huy, dumadami! But this changed that. Thank you so much, Nature Republic. Thank you. Kaya nang sold out yung miss nila, so mag-aabang ulit ako kung kailan siya ulit nagiging available para matry ko din yung mist. Para, kasi gabi ko lang siya nilalagay sa mukha ko bago matulog. After maghilamos, bago matulog, nilalagay ko siya sa mukha ko ng sobrang kapal. And ang sarap niya, promise. You should try this too. That's for my favorites. I needed to add this few more items. Sila yung mga binili ko out of curiosity. And syempre, gusto kong matry kung effective or whatsoever dahil sa mga magagandang review na nakakita ko sa YouTube. So, yeah. Ito. From Enlighten. Enlighten. This one's a facial cleanser, 100 ml. Magkano bili ko dito? More or less 500. Pero the reason why I stopped using this is because yun nga, hindi siya nag-work sa akin. So, but
Ako kasi bago ako sumuko sa isang product, tinatry ko siya ng 2 weeks hanggang 1 month para makapag-adjust pa yung skin ko. Pero wala talaga, lalo lang nag-breakout lang ako. So, hindi ko alam kung dahil sa pinagkakain ko or dahil less yung tulog ko. Pero ganun din naman, yun talaga yung normal ko eh. Pero wala, hindi siya nag-work sa akin. Unlike dun sa aloe vera na wala akong masabi, galing, galing, galing. But this one, may chance na nag-work to sa iba. So, ang sa akin lang naman, ito yung sa akin, hindi siya nag-work. So, kaya hindi ko na siya tinuloy. Pangalawa, itong from RMK na sobra akong pinaasa. This is sobrang dami na napanood kong review kung gaano siya ka-effective. But of course, I understand, nahiya nga lang naman. That's why tinry ko siya. And sadly, hindi siya effective sa akin. So, I stopped using this one also. And yep, that's it for this product. And another thing, ito, from iWhite. Ano siya? At yung pack, magkasama na sila. Like, talagang forever. Char. Yung sa iWhite Korea na the nose, ay, ano da? The original nose pack and pore purifying ba? Bakit hindi siya nagpo-focus? Yun. So, these are the items na, well, nakakatanggal siya, pero hindi lahat. Unlike dito sa Beauty Fix. So, ito sa buong mukha, pero sa nose ko lang siya ginagamit. Well, this one is para sa nose nga. Kasi, di ba, nose pack siya. So, nakakatanggal siya, pero hindi kagaya nito. Mag-expect lang ako dito kasi, di ba, may pa-purifying band pa siyang nalalaman. Tapos, ang ending, wala. Ito nga, hindi na kailangan gamitin ako. Anik-anik, maghilamos ka lang. Which is ginawa ko rin dito. Tapos, pag tap-tap mo para pag nag-dry na, lagay mo na yung product. Tapos, yun, this one's more effective. You guys should try it. And, next is this one from Quick FX. Okay naman siya. Kaso, nung nakahanap ako ng iba, in-stop ko na rin siyang gamitin. Pero wala naman siyang naging bad effect sa akin. It's just so happened na wala. Parang sayang lang yung time ko dito na maglagay tapos walang effect. Ganun. Well, in fairness, nagpapalighten naman siya ng skin. Kaya ang nangyayari, pumuti yung mukha ko pero yung sa ibang part ng katawan ko, ganun pa din. So, that's the reason why I stopped using this. And kailangan ko pang patan mukha. Dahil dito. But yeah, this one is okay. This one works sa iba. So, yeah, this is just not my preference. So, another thing, dito ako pinaka nalungkot kasi parang dun sa mga review na in love ako sa kanya. Kaya bumili ko ng ano. Sobrang excited ako kasi sobrang hopeful ako sa product na to. And yun nga, hiyangan issue. And yeah, papakita ko na. Parang ayokong ipakita. Yung sa skin potions product. Sa skincare nila. Ito yung sa what do you call this? Watermelon Chakra Soap. Yung isa pa yung sa Tomato Juice Serum na naitapon ko na yata kasi hindi ko na mahanap sa lalagyan ko. And this one, ala, kinagat na ipis. Ang bango kasi niya. Ang bango niya. Kaso nag-breakout lang ako dito. And this one, nalighten niya yung skin ko pero yung sa tito, yung sa pimple marks tito sa may bandang cheek, na lalighten up niya. Kaso yung sa dito sa forehead, naglabasa ng mga acne ko, auntie. As in, mas madami pa sa nung naglabasan dito. Kung natakot ako, in-stop ko na. Kasi
2 weeks, 3 weeks. Hindi ko na nantay na mag 1 month. Promise, natakot ako. Baka sa mukha ako. Akala ko worse na yun. Pero nung gumamit ako nito, mas dumami pa siya kaya natakot ako. So, I stopped. Ang nagtulak sa akin na gamitin to are yung mga reviews na. So, dinami-dami ng reviews na nabasa ko, na napanood ko, eto, maganda siya. Unfortunately, it didn't work for me, so I stopped using this, but yeah, na-inlove ako sa packaging niya, kaya naging favorite ko to. Yun nga lang. Wala. Kaya nga, hindi ko nga siya maitapon, no, kasi wala, natutuwa ako sa packaging niya, tsaka ang bango niya. Wala, nalungkot pa nga ako. Ay, wala talaga forever. Oh, sige. Yun na muna for this video. And thank you guys so much for watching. And I hope you can subscribe kung hindi pa. And like this video kung you find this interesting. And yun na muna. Talk to you guys soon. I'll see you in my next one. Bye!